What a busy day! Kahit busy sa work, hahabol pa din ako dun sa ating Mr. Bin. Baka mabutan ko pang bukas. Hindi ko na problemahin si Mixo dahil nasundo na ni Pars. At ako ay gutom na. Buti na lang may croissant dun sa lamesa namin, galing dun sa breakfast ba. Kakainin ko habang nagda-drive. Dahil gutomers ng inyong Marinfini. Magda-dumpster pa tayo. Biyahe pa tayo. Ay, salamat. Meron akong tubig dito sa sasakyan. Okay. So, abangan nyo si Mr. Bin. Diyan lang kayo. At tayo ay biyahe muna sa ating Mr. Bin. Medyo malamig. Kanina umaga, ang lakas ng ulan. Ayun. Nabutan ko pang bukas yung ating Mr. Bin. Tapos, isa lang pala yung aking sakubag. Uy. Sana enough to. Charot. Dami kang makuha, Mars. Kasi sana enough to. Ayan. Dandarandan. Tara, tara, tara. Arriba, arriba. Sana wala nang lumabas. Kasi medyo late na. Alas 5 na kasi ng hapon eh. Ayan. Secure naman tayo dun. Tara. Tayo ng basurero. Nick. Wala. Naunahan ko. Seryoso. Inunahan tayo ng basurero. Ayan, medyo late na kasi tayo. At today is Monday. Tapos pag Monday, empty day pala nila. Ano ba yan? Sayang yung punta natin. So Monday pala ay empty day na nila. Hindi na gaya dati na pag Lunes ay madami tayong makuha. Uy, naunahan tayo. Paano yan mga Mars? Inunahan tayo ng malaking basurero. Oh, nako. Naabutan nga nating bukas si Mr. Bin. Wala naman tayong naabutan doon sa loob ni Mr. Bin. Ay, naku po. That's life. Ano, punta pa ba ako doon sa kabila? Kasi parang pareho lang to eh. Alam ko na. Bukya tayo doon. Kung bukya tayo dito, bukya tayo doon. Kasi every Lunes, nag-empty din dun sa co-market na yon, yung single bin natin ba. Sad si Marinquini. Pasok muna ako sa loob. Magbibilhin lang ako. So, naalala ko na, pag summer pala, ay Monday ang empty day ni Mr. Bin. Samantalang pag winter time, dahil hindi masyadong nangangamoy yung laman ni Mr. Bin pag winter times, kaya Tuesday yung pick up. E ngayon ay Lunes, summer time. Hindi na lagay ng, hindi ko naalala. Kasi kailan ba ako last napunta dito ng Lunes? Matagal na pala talaga. So, kailangan change na naman yung aking
pagpunta dito para sureball merong makuha si Marinquini eh. Aga-aga ng basurero eh. Hay nako basurero. Bakit di mo ko tinerhan? Ayun. Nakapasok na ako dun sa loob. Ako ay uuwi na. Dahil bukya dito. Alam mo natin dun sa kabila. Bukyaers din yun. So, uwi na lang ako. At pupunta ako ng Asian. Dahil mamimili na ako ng mga dapat kong kailanganin para sa biniyag ni Pakukay. Kasi malapit na. Naabutan ko pa bukas yung Asian. 15 minutes na lang kasi magko-close na. Tamang-tama yung dating ni Marinquini. Ayan. Para next day ba, hindi na ako punta dito. Dahil bukas ay close mantong Asian. So ngayon, bibili na ako. Maglilitsyon lang naman si Marinquini ng 8 kilos. Tapos, gawa ako ng ubi sago. Yung inexperimentahan namin ni Ate Julie. Masarap man at nagustuhan Manila. So, yun yung aking gagawin para sa biniyag. Naka-charge ng inyong Marinquini. At ako ay mag-gym. At ito yung ating mixo dito. Anong ginagagawa mo, bata? Batuta! Come here, mixo, baby, because I miss you. Big boy na siya. Ayaw naman magpa-baby nitong mixo ko. Mixo, I miss you. Ayaw lumapit. Kanina pa ako habon ng habon nito. Ayaw niya magpa-hug sa akin. Huh? I miss you. I miss you ba? No, I don't want. So sabi niya, I don't want. I don't want. I don't want. Yung pet mo maliit. You're big boy na? No! Oh, you're still my baby because you answered no. Huh? This little one don't want me to hug him. Mixie. Little one. He said he's already big. Big boy. Big boy? Big boy. Mama will go to gym. Nanay Lily ang what is big boy. Yo. Yung maliit o. Gigigit. At chit. Itawa-tawa ka. Are you baby? Baby. Are you baby? Baby. Baby. Okay, I will throw that iPad because you are busy, Manggood. Okay, give it to me. No. I will throw it. No. I will throw it to trash can. No. Yes, huh? No. Oh, don't destroy the rugs there. Nerd. Okay, give me the iPad. No. Okay, behave. And kiss me. Kiss no. me. No, I will. No. Kiss me. Kiss properly. No, I'm gonna kiss you. No. Cheeks. Cheeks. There. 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 No, not there. I want here. Here. No. More. Binibiro mo din ako, ha? Binibiro. Hey, don't jump kay mahulog. Ikaw, itong batang to, wala na. Malaki na talaga siya. Yung laki ng chan mo ngayon. Dami mo sigurong nakain. Buton. Dami kinain. Ha? Ang sarap mo ko. Ano yun eh? Biroin. Laki na dyan. Hala, ay, bahala ka dyan, Mixo. Kanina pa ako. Mang didisturbo dyan. Hindi talaga ako pinapansin. Mag-gym na lang ako. Kasi kahapon hindi tayo nag-gym. Ngayon, bawi-bawi. Nakapag-workout din ngayong araw na to. At bago tayo umuwi,
tamang-tama, nakakuha si Maring Queenie ng mystery grocery bag, pero hindi dito sa Karhula. Dun sa unahan ba, napuntahan natin, I think naisama ko na kayo. Dun lang naman sa unahan. So, pick upin natin. Dahil oras natin ay 9:20 na at mag-close yun ng 10 o'clock. Ang ganda ng rainbow, oh. Habang andun ako kanina sa loob ng gym ba, kita ko sa labas ay sobrang lakas ng ulan. Tapos ngayon ay lumabas si Haring Araw. Hey, sana maganda tong ating mystery grocery bag dito. Dito kasi ako, oh, sa kabilang home market. Parang walang tao. Moy! Ulatos kasi. Yo. Ano kaya ito? Ito mga biskit. Mga biskit tapos parang may salmon. Check natin. Coffee. Sa bahay na natin tignan kung ano to. Baka may jack. Sarap kainin nito ngayon, no? Sarap kahabi. Kahabi, hindi naman ko nagkakapi. Tapos, luto na ulam. Dalawang ganito. And then, bread. Kana Kaiser Papan. Yeah. And fish. Did you eat this? Se pitäisi syödä heti. Ai heti? Hey, I can eat. Katkarapu. Shrimp katkarapu. Salad. Katkarapu. I enjoy. Maybe I can eat now. Yeah, you can eat now. It's too. I can eat the other one. Okay. These are usually very tasty. Really? Mm-hmm. Never taste this. Okay. How much the protein of this? Where is the protein? Let's check that. Tämä on katkarapuleipä. Joo, se on leipä. Just. Okay. Bread puuttuu siellä. Joo. Asan mä nämä proteiinit? Meron akong apps na nami-measure yung protein niya at yung calories. Kasi minsan, ganito yung kahibangan ni Mars. Because I can see. Let's me check katkarapuleipa. Oh, 22 gram of protein. It's so high calories. Maybe because of the bread. Because nothing else there have calories, but egg is full of protein. Yeah, it's brown. And it's so thick. It's not like the white, white one. So I think it's not that, that much of high calories. 538 calories. Grabe ka na talaga, Mars. How about this? No, it's a lot of calories because it's white bread. Yeah. You know, sometimes white bread, but it's very unhealthy. White bread is always unhealthy. Ah, this is more. It's 472 calories and more high in protein. How come? It can't be because you have egg and that white one, it's there have a lot of protein. I don't know. I have no idea. No idea. You got me surprised. Kasi sayang din naman to kung
hindi kakainin. Ano kaya ang kakainin ko nito? Mag-iisip pa ako ano ang aking kakainin. Oh, nakapag half bath na rin si Maring Queenie. Ito yung aking nabili doon kanina sa Asian. Mas mura yung carnation natin kumpara doon sa binibili ko talagang gatas. Na Asian yun siya na brand ito. Made in Philippines yata ito eh. Asan ba yung made in Philippines dito? Kasi carnation, ang alam ko, dyan sa atin, carnation ay masarap. Tapos yung Liberty, tama ba yung pagkabanggit ko, Liberty? Bumili na talaga ako ng sili. Kasi minsan ay nag-crave ako ng sili. Iba ka na talaga, Queenie. Pati sili, kinikrave na. Tapos, yung condensed milk. Ah, ito pala yung na brand, ang medyo mahal, yung Peak. Itong carnation, nasa 2.90 euro lang yan. Tapos, ito naman, kahit maliit lang siya, condensed milk pala to. Pero same lang siya ng price nung Evap. Nasa halagang 3.90, parang mas mura pa ng 1 euro. Yung carnation. Yan, dyan lang yan. Tapos, yung sago. Ang kulang nito, ang hindi ko nabili dahil wala dun sa Asian ay yung nata di coco na puti. Merong nata di coco dun kanina. Green and red eh. Ang plano ko naman is ubi. Yung kasi ang gusto niya, ti Julie, ubi. So, dapat plain white yung imimix doon dahil yung kulay is violet. So, sabihin ko na lang siguro si Ate Julio para pag dating namin doon sa bahay nila, imimix namin. At sandamakmak na tanglad. Sana ay enough to siya. Dahil yung lechon na lulutuin ko is 8 kilo. Pag hindi to siya akasya, bibili na lang ako. Malapit lang naman ang Asian shop. So, ako ay inaantok na. Maya-maya maghiga na si Maring Queenie dahil hindi na talaga kaya ng aking mata, ng aking katawan. Bakit naka-ganyan yung ating camera? Dapat ganyan. Yung aking katawan, medyo hyper na hyper, pero yung aking mata ay antok na antok. Labas ko lang yung basura para hindi na makalimutan bukas ba at hindi mangamoy dito. Diyan ko lang naman ilagay yun sa front talaga ng door. Lagi akong pinapagalitan ng pars pag umaalis ako ng bahay ng hindi nagbibit-bit ng basura. Naitapon ko siguro yung sili na binili ko ng birthday ni Nixo ba? Kasi wala dito eh. Ang dami pa naman binili. Ayan. Ay, finally. Nakapagpahinga ang inang Maring Queenie. Silipin ko nga yung aking tanim dito. Di anong nangyari? Basa pa kaya to? Ay, medyo basa pa sila. Dahil hindi manggod masyadong mainit. 2 days na puro ulan ba? Hala, yung ating mga gulay dito. Ready na to siya i-transfer ang... Uy, finally, yung alubati. Tumubo na din. Uy, nakakahappy naman to. Akala ko talaga wala nang chance yung aking alubati na tumubo. Pero, ayan. Ayan, no? May tumubo. Tapos yun. 3, 4, 5. May 5 alubati. Tapos yung opo, malaki na din. Ito ay, ano nga to? Okra. May 6 din na okra. Ito, wala talaga tong tomato. Hindi talaga tumubo. Tapos ito ang madami, yung ating sitaw. Hindi pa namin na-transfer ni Rosalie. Dahil nga dito sa weather namin na ulan. At work din palagi si
Rosalie, diligan ko nga to para hindi masyadong dry. Yung kangkong nag-dry. Eh, men bela. Yan. This is parts din sa kaniyang movie. Bold na yan siya ba? Gusto niya maggalaw-galaw, kaya lang yung kanyang likod, as I mentioned how many times sa ating vlog na sumasakit yung kanyang likod. Hindi nga niya maalsa-alsa si Mixo dahil sumasakit. Tapos si Mixo naglalambing sa kanya na magpaalsa. Eh, ayaw naman ng easy dahil sumasakit ang likod. Hindi pa umiil. Ay, siyang napadami yung aking lagay. Pero okay lang naman kasi kangkong, di ba? Ang kangkong gusto ng tubig. Pero iba kasi to siya na kangkong eh. Yung kangkong na nabubuhay sa dry na lupa ba? Ayan. Yung iba, hindi na kailangan ng tubig dahil sobrang basa pa niyan. Pag ito umaraw, ililipat ko na talaga to dun sa garden ni Rosalie para tumubo at mas mabilis tumubo pa pag nasa malaking lagayan talaga. Ano ba ngayon, June? Tapos yung nabasa ko, mga 3 months bago mabunga. Tama ba yung pagkaintindi ko? Kasi yung pinanood ko yung mga video, 3 months sila bago maka-harvest. Parang 65 days. O, so parang di lang mabot ng 3 months. Tama ba? Kasi yung nakabilang dun is 65 days. Nag-harvest na siya. Yung akin dyan, mag 1 month na. Ang liit pa. I don't know why. Siguro sa lupa talaga. Kasi ang unang napansin ni Pars, yung lupa na nabili ko ay hindi siya yung lupa na magsistay yung wet niya ba. Yan na lupa, sobrang dry. Kailangan mo talaga siya lagyan ng tubig time to time para magstay yung ano niya, wet. Pag diligan ko ngayong gabi, kinabukasan ng umaga, wala na, nag-dry siya ulit. Sabi ni Pars, next time kung magaganyan ako ulit yung panglupa sa mga plants, yung flower ko dito ba? Speaking of flower, nagbo-boom masyado yung aking ano dito, rubber plant. Pero yung isa kong rubber plant, nilabas ko, hindi yata nagustuhan yung area niya dun. Dito siguro yun siya. Kasi nung nilipat ko dun, grabe yung bloom ng dahon. Tapos ngayon na nilipat ko dun, parang tumigil. Tapos ito naman, grabe din yung pag-bloom ng mga dahon. Ayan, oh. Ayan, ilang taon na ba si Mixo? 4 years na. 4 years na to siya sa akin na rubber plant. Ayan. Lalaki pa siguro to. Paano man to patigilin? Uy, para hindi na tumubo at kung magdahon. Pero okay lang din naman kung magdahon siya ng magdahon, di ba? Para mas maganda tignan. At hindi talaga siya nalalaya. Alam niyo po yung nalalaya? Yung dahon niya ba is nalalaglag. Nagsistay talaga yung dahon niya. Ang ganda lang dahil nasurvive to sa akin for how many years. Yung aking mga yung aking orchids. May another, ano siya? Stem ba? Tama ba yung pagkasabi ko? May palabas na naman na. Flower. Yes! Hulo! Ang tuwa-tuwa naman yung mga orchids na to. Tapos, ito din. Meron din siyang palabas na isa pa. So, bali, dalawa ang mamumulaklak niyan. Ito kaya, may chance kaya to. Ayan o. Kailan ba yung update ko sa inyo nito? So, na lang talaga ay mamulaklak to siya. Sayang din naman, di ba? Itatapon ko na sanang mga to eh, kasi parang wala nang chance mamulaklak. Pero, sinupresa nila ako na namulaklak. So, ngayon, ano na? Magpahinga ka na siguro, Mars. Lagay muna tayo ng Vaseline dahil sa labas ay medyo malamig, plus 10. Nagda-dry yung aking lips, lalong-lalo na pag andun ako sa work.
Dahil aircon ako. Grabe yung aking lips after work. Kaya aganda pag bago matulog, maglagay. And then pag gising ay shiny-shiny yung lips ni Maring Queenie. So, ano na. At dito ko na lang din po i-end yung ating vlog dahil ako ay magre-rest na at matutulog. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. Nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today. Please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.